Sa ngayon po ay iba po ang epekto ng Omicron sa Calacan, Maynila. Alam niyo, kumuha ng tinatawag na two-week growth rate or dalawang linggo na paglaki nitong virus na ito. Noong December 31, isang araw lang, from 285 naging 501%. So nakita niyo yung paglaki. Napaka nakakahawa talaga itong Omicron na ito. Ang sabi nila, it is times 10 na more infectious than the original, yung Wuhan virus. O yung nakaraang Delta, this is times 4. Yung mga simptomas niya ay, of course, kamukha ng simptomas ng COVID. Yung mga para ka makakatrangkaso. Pero alam nyo ba na ang ginagawa ng COVID ay nilalagyan ng tubig, unti-unti ang lining ng lungs mo, kaya kuminsan nahihirapan huminga. At basta ito'y mapuno ng tubig, doon tayo nagiging delikado. Pero awa ng Diyos, ito namang Omicron ay sana hindi naman umaabot doon. Maaring marami siya na-infect, halos karamihan daw ay mild ito lumalabas. Sana magtuloy-tuloy na ganun na lamang. No? Kaya nga, itong mga panahon na ito'y tayo mag-iingat. Tandaan natin mga kababayan, parati tayo dapat nakamaskara. At tandaan natin, vulnerable tayo, ito'y tatanggalin natin para kumain. Alam naman natin, nung Kapaskuhan ay masarap kasama ang ating mga pamilya, ang ating magulang, ang ating mga anak. Kung kaya naman siguro talaga nag-spike ito dahil nga Kapaskuhan at halos pababa na ang kaso, lahat naging kampante, tinanggal ang maskara at kumakain. Napaka-importante ang magpabakuna. Dahil kung ikaw ay bakunado, may booster shot ka pa, at kung kumakain ka, kampante ka na ang katabi mo ay safe at ikaw ay safe. Number one yun. Number two, importante ang social distancing. Parati po natin gagawin at mag-alcohol. Number three, ang booster shots, kailangan po natin. And number four, yung mga hindi nagpapabakunado, kailangan mag-ingat kayong doble ingat. Habang alert level 3, huwag muna kayong mag-aalis. At kung sakali man, ikaw ay tamaan ito, huwag ka mag-alala. Awa ng Diyos, ito'y mild lamang. Alam nyo, ito yung produktong talagang tumulong sa akin nung nagkasakit ako noon. Nung ako'y nasa ospital ng halos isang buwan, binantayan ko mga magulang ko. Siyempre, nasa ICU ka noon, that was kaumpisa pala ng COVID. Tinamaan ako noon at sabi ko, hindi ako pwede magkasakit dahil binabantayan ko nanay at tatay ko. At nung ito'y binigay sa akin isa kong kaibigan, no, pag-inom ko, pinagpawisan ako nung kinagabihan, kinabukasan, wala na akong sakit. No. Nakatulong sa akin ang gusto to. Tawa ng Diyos, sana maging mild. Ito po yung tinatawag na Lianhua, itong capsule na ito. Ako mismo naging effective po sa akin to dahil mild lang nga. No? Makakatulong. Anong diferensya nito? Ito'y parang paracetamol. No? Ininom ko ito, 4 tabletas every 3 hours. Higit sa lahat ang pagkakaiba, yung baga mo ay kanyang pinapainit. Gumiginhawa ka. So ito'y tamang-tama ngayong season na ito. Pero of course, huwag na tayong umabot sa puntong yun. Importante sa atin ang parati tayong pag-iingat. Sa inyo po lahat, mag-ingat po tayo. Ha? Mabuhay po tayong lahat. Thank you.